Yes, good evening sa ating lahat. So ito na yung Yesa. And Max version 2, so bali galing sa ano to, no? Sa Explosion, My Love For You. Like an explosion, my love, fire. And so no problem, madaling kumuha ng bagong shell. Basta may extra budget, sige lang na sige. Wala nang lulubay, ika nga. Yan, so bali bagong shell yan, may number yan. Bago din to. Then lahat ng bolts, bago. Lahat ng oil seal, bago. Lahat ng bearing, bago. Nakikabit na natin yan. Yan. So sa block na gagamitin natin, 63mm. Yung sa ating crank. Yan. Wasner. Take a look. It's a Wasner. Yan. Galing to kay Boss Arn. Yan. So bali plus 8 tono. Then, kailangan natin dyan ng gasket, 6mm. Then, 98 na timing chain. Para wala tayong alien sa chain. Pangit kasi kung duduktungan natin or magbabawas. Yung sa gear natin, yung dati pa din. Yun yung gear niya. 1333 yan. Then, 17 teeth na JVT. Ito yung axle natin. Ito yung cover. Oil pump. So, yung oil pump cover. Then, sa head natin. JBT. Yun. Ready to assemble na yan. Salpak na natin yung mga bearing-bearing. Lahat ng kailangan ng salpak. Yung sa bushing ng center stand. Then sa engine support natin. Ikabit na natin yan. So ano pa yung hinihintay natin? Assemble na natin yan. Unahin na natin ikabit yung crank. Yan, no? Yan. So, bali nakakabit na yung ating crank. Kabit na yung ating gasket. Naka-profile na yung kanyang piston. So, bali 63mm lang yun, ano. Then, yung head nyan, JBT rin ang gagamitin natin. And sa gear natin, 17 teeth, 1333 yan. Sa crank natin, plus 8, Wasner. And so, bali kukompletuin na natin yan. Kakabit na natin yung magneto. Then, hugutin ko ulit yan. Magsusukat na tayo ng CR kasi na ano na to. Like, latest ko na rin yan. So, sukat lang ng CR, then diretso assemble na. Then sa pipe na gagamitin natin dyan, version 3 na JBT. Then 36mm na throttle body, yung dati pa rin nakakabit. Yan, sabaling nga pala sa mga magkakabit ng Wasner crank. Baka ma-champuhan nyo yung pagkasinara yung shell, ayaw umikot nung crank. So, bali pagka na-encounter nyo yun sa ganitong crank, PM nyo lang ako, tuturo ko sa inyo kung paano gagawin nyo. Para maipasok nyo tong crank natin na walang problema. Alright? Yan, so pagkatapos natin isukatin yung compression ratio nya, kakabitin natin yung degree wheel natin. Ayan, which nandun pa. Ayan. De-degree natin yung cam nyan. Then, hahanapin natin yung top dead center na totoong top dead center kasi bago sa atin tong crank na to. First time ko nagkabit na ito. Tapos, de-degree natin yung cam. Ayan. So, pagtapos nun, papa-underin na rin kagad natin. Alright? So, bali hanggang dito lang muna at yung video. So, ayan, sa mga gusto ng ganitong build, laging tatandaan, PM lang ako. Sasagot tayo. Yan. Alright? So, bali, dito muna natin tatapusin yung video natin sa build na to. So, maraming salamat. And thank you. Kita-kita lang tayo pag-under na ito. And, goodbye.